Hindi ako kagabi, tapos napanood ko yung review ni Dr. Adam, as in talagang nagulat ako kasi nga, syempre doktor siya, alam niya yung mga sinasabi niya, lahat daw ng kiniklaims daw ng Glutalipo, imposible daw mag, yun daw ang makuhang benefits ng umiinom nito. I posted these videos in about September time. Now, so much has happened following this video na hindi maganda. Yung nga, ita demanda daw ako. So, nagsimula ang lahat pagkatapos ko i-post ang video ko tungkol kay Lloyd. Bigla ang dumating sa video ko, isang lalaki na nananalang na Leo Ortez. This is Mr. Leo Ortez of Glutalipo, a nurse by profession, and I would like to challenge Doc Adams. Hi guys! Welcome back sa akin channel, and today's video meron tayong pag-uusapan. Actually guys, ang pag-uusapan natin ngayon is wala nang ligoy-ligoy pa. Isa sa mga issue ngayon sa internet kasi ang daming nagtatanong sa akin din, nag-PPM sa akin, kung effective ba talaga itong Glutalipo. Actually guys ha, kakabili ko pa lang ito kahapon. Today is Sunday and nabili ko siya, syempre Saturday. Timing na timing guys kasi yung nabili ko siya kahapon sa hapon, nagabihan ay nag-upload si Doc Adam tungkol dito sa Glutalipo. So in this video, pag-uusapan natin ang Glutalipo. In my last video, I showed a man called Leo Ortez, who I believe is the CEO of Glutalipo, was threatening that he would sue me. Our corporate attorney will keep in touch with you, Doc Adams. We can sue you for misleading information you've posted, Doc Adams. Ano ang tinatago niya? And for me, it's very clear that this gentleman does not want me to talk about Glutalipo. Kaya na yon, pag-uusapan natin ang Glutalipo! Yeah! Bago natin pag-usapan yun, bakit ako bumili nito? Kasi, una-una guys, last year, pinadalan ako ni Leo Ortez, yung CEO ng Glutalipo at Beauty Bolt. Nagpadala kasi sila sa akin dati. Dami yung mga coffee milk, milk premium ata yon, tapos Glutalipo na juice, tapos Beauty Bolt. Nagpadala sa akin. Last year pa yun guys. And madami ako nire-review ng mga green coffee guys, yung mga papapayat. And then yan nga, pero isa sa mga hindi ko talaga na-review is eto. Actually, nakatry na ako ng Glutalipo pero hindi ito, eto na variant. Nakatry ako nito pero sa ibang mga variant nila. Yes, bumili ako nito kasi nga friend kami ni Sir Leo Ortez at nakikita ko sa mga timeline niya na effective talaga daw yung product, yung mga madami ng mga vlogger na nagtatry nito, mga sikat na vlogger na si Zainab, sila Madam Kilay, si Cortez, yun, at iba pa mga vloggers. Pasensya din kayo guys ako napapansin nyo wala tayo sa usual na ating setup. Yun nga, na-decision ako na bumili nito. 395 pesos na bili ko siya. Ito yung pinili ko guys kasi mahilig ako sa dark chocolate. Tapos andito lahat ng mga ingredients. Ano bang dahilan na bumili ako nito? Kasi nga, quarantine, GCQ, ECQ, ano pa ba yan? Hindi maiiwasan na nagigain ka talaga ng weight. At napapansin nyo man sa mga video ko guys, madami na nakakapansin na nagigain ako ng weight. Actually guys, hindi ako nag-rice, no soft drinks, less sweet. So ba't ako tumaba? Kasi nga, dito sa church namin, ang daming mga kainan. For example, mga niluluto ng mga bihon, parang ganun. Tapos napapadami akong kain, kaya siguro, yun. And ayan nga, bumili ako kagabi, tapos napanood ko yung review ni Dr. Adam, as in talagang nagulat ako kasi nga, syempre doktor siya, tapos alam niya yung mga sinasabi niya, lahat daw ng kiniklaims daw ng Glutalipo, imposible daw mag, yun daw ang makuhang benefits ng umiinom nito. Gusto niyo mapanood guys yung review ni Dr. Adam, panoorin niyo lang kasi alam niyo lumalabas yun sa timeline natin sa YouTube timeline, may newsfeed sa YouTube. Doktor siya, alam niya sinasabi niya, tapos ang CEO nito ay si Leo Ortiz, is nurse. Siyempre, nurse, doctor, mas siyempre mas madaming alam yung doctor, di ba? So, sasampahan pa nga ng kaso daw ni Leo Ortiz si Doc Adam. Kagabi, uminom ako nito ang dalawang beses kasi unang-una guys, napakasarap naman talaga nito. As in, super sarap nito guys. Hindi mo akalain na pampapayat to kasi masarap siya. Para ka lang umiinom ng Milo na mas pinasarap. Parang ganun. Tapos, mahirap lang yung tunawin yung powder niya. Mahirap tunawin. So, dalawang beses ako uminom nito guys. Tapos kinaumagahan, syempre, na-experience talaga ako and alam ko madami nakaka-experience dito. Kanina umaga guys, parang sumakit yung chan ko. Parang alam mo yung feel mo talaga na yung kinain mo kahapon, parang ang dali niyang makatunaw. Parang yun ang napifeel ko sa kanya guys. Kasi even my mother is nakatry ng Glutalipo yung juice. Pag umiinom siya ng Glutalipo, parang ayaw niyang lumabas or ayaw niyang uminom ng Glutalipo pag meron siyang lakad. Kinaumagahan kasi nga parang nagtatais siya, parang nakaka-EBM, parang ganoon. Andito kasi ako sa harap ng ano,
bintana, kaya that's why. Ngayon ng umaga talaga, guys, ay alam mo yung nag-CR ako. Kaya ng umaga naman, uminom man ako dito. Actually, madaming nakatry dito na yun din ang experience, same ka naman experience. Pero guys, no, kung merong mga pumayat dito, sabi pa nga ni Doc Adam, good for you. Pero hindi dapat talaga tayo nakarely sa coffee lang. Kasi hindi naman talaga totally na ito talagang dahilan nakakapupapayat ka. Mas maganda pa rin kung yung lifestyle natin is pagkain natin, kung paano natin siya i-less yung mga dapat natin kainin. Sabi pa nga ni Sharon, paano ka pumayat? Tipin mo na lang daw kung paano ko tumaba. So kung paano ka tumaba dahil daw madami kang kinain, so paano ka pumayat? Dapat konti lang kakainin mo. Pero may warning pa rin, guys, ha? Dapat yung kakainin mo everyday, dapat tama pa rin yung calories. 1,000 to 1,500 calories, or sa lalaki is 2,500 calories yun. And sa packaging niya, guys, napakaganda naman talaga, kasi pang naiinganyo ka, kasi parang pang chocolate talaga siya. Mahal siya, ha? May kamahalan talaga siya, guys. And meron siyang 10 sachet lang. At ito sa likod, guys, sa mga sinasabi ko, meron siyang glutathione, L-carnitine, grape seed extract, collagen, green tea, moringa, barley extract, gardenia kabondia, tongkalit ali, moa mera, goji berry, and mangosteen. So nakalagay dito, guys, is no approved therapeutic claim. So may nabasa ko sa comment section, guys, kasi pinost ko to sa YouTube post ko. Sabi dito, lahat ng merong mga YouTube merong no approved therapeutic claims ay hindi daw effective. Yun ang nabasa ko. And then with chia seeds and frislim yung fiber, anong tong paano to basahin, pero yung and chia seeds naman, guys, alam naman natin na sumisikat noon last year ang chia seeds, this year ang daming gumagamit dito ng chia seeds. And then at ito yung mismong sachet niya, guys. Ayan. So actually, guys, ang dati ko talagang timbang is 91 kilo, tapos nagpapayat ako 2018 until 2019 na maintain ko yung katawan ko. So, 63-62 lang. Tapos ngayon, guys, nagdadagan ako. Isa lang sa mga tip ko, kasi nga naranasan ko rin pumayat at naranasan ko rin tumaba. So isa sa mga na-advise ko sa inyo, guys, is hindi lang tayo talaga aasa sa coffee lang. Siguro kung merong maiitulong yung coffee, meron namang konting-konti, pero hindi naman talaga siya yun mismo. Kasi isa sa mga nagustuhan ko, kasi pag umiinom ako ng mga coffee, ayan, parang namomotivate ka. For example, uminom ako ng kape ngayon. So pag uminom ka ng kape ngayon, iisipin, baka papayat na ako nito. Parang ganun lang, pero hindi naman talaga totoo. Siyempre, pag pumapayat ka na, pag iniisip mo pumapayat ka na, parang ayaw mo nang kumain, parang ganun. Kasi parang, alam mo yung, did you get my point, guys? Bawas lang din sa mga sweets. Kalaga din dito, guys, sa likod is ano lang siya. 44 calories lang siya. Wala siyang fats. Sugar niya is napakaliit lang. Actually, guys, hindi lang ito pampapayat, pampaputi din ito. So, kung meron kayong mga katanungan, guys, kung gusto niyo ito, i-review ko talaga ito ng tuloy-tuloy talaga. Let me know in the comment section para magawan talaga natin siyang review. As I said, guys, hindi talaga tayo pwedeng makafocus lang sa kung gusto mo talagang pumayat, is kailangan mo talagang maging hindi tamad. Yun. Good thing pala, guys, pag umiinom kasi ako ng kape, last year, isa sa mga malaking tulong ba't ako pumayat kasi sa green coffee, ultra green coffee, kasi pag umiinom ako noon, hindi man talaga ako pumayat doon dahil doon. Kasi pag umiinom ako ng ultra green coffee, parang laging busog yung tummy ko, parang ganun. Yun ang papansin ko, parang wala akong ganang kumain. And then, uminom pa ako ng Lucio coffee, pero niribing ni Doc Adam, ang Lucio coffee daw ay masama daw sa ating heart. Kaya pala, guys, yung last year, umiinom ako ng Lucio coffee, kaya pala mabilis yung pintig ng puso ko kasi dahil sa Lucio coffee. Kaya tinigilan ko na siya, guys. Naging okay naman at hindi na bumalik. Yung parang hindi ka na makahinga. So, yun. Ito, guys, ubusin ko na lang siya kasi sayang naman ang 395 pesos. So, that's for today, guys. Sana ay nakatulong. At kung mayroon kayong mga katanungan, let me know in the comment section para masagot natin sa next video. Thank you, guys, for watching. See you sa aking next video.